Ito po si Rodrigo Duterte na pinalalabas po sa harapan ng publiko na galit sa CPP-NPA, pero sa katunayan, supporter po ito ng New People's Army Communist Party of the Philippines. Ano po ang isang patunay? Nakita ko po sa post ni Sir Benji Contreras ang mga sumusunod na impormasyon. Ayon po dito sa kanyang post, ito pong si Rodrigo Duterte ay inaalaw po ang Heroes Burial para po sa isang NPA leader nung siya po ay mayor pa dito po sa Davao City. Tingnan po ninyo, sabi po ni Sir Benji Contreras, si ex-president Digong pala ay pinayagan na magkaroon ng Heroes Burial ang isang NPA leader nang siya ay mayor pa ng Davao City. Galit daw sa NPA kaya itinatag niya yung NTFL Cup pero hindi siya against sa NPA. Basahin po natin yung particulars ng balita po na ito para hindi po nila sabihin na ito po ay fake news. Ayun po, dito sa balita noong July 11, 2015 at yan po ang nakikita ninyo na Heroes Burial nito pong leader ng NPA. At inalaw po iyan itong si Duterte nung siya po ay city mayor pa ng Davao City. Sabi po dito, Duterte defends allowing Heroes Burial for slain NPA leader. O, talagang ang galing magbalat kayo. Ano? Siguro ang diskarte nitong si Rodrigo Duterte, o manggulo na kayo sa ibang lugar, magterorismo na kayo sa ibang lugar. Pero pagdating dito sa Davao, huwag niyong gagawin, kailangan payapa tayo. Parang sa pelikula, 'di ba, yung mga kingpin sa pelikula, yung mga leader-leader ng mga mafia, ng mga gangster, pagdating sa lugar nila tahimik, pero naghahasik sila ng lagim sa ibang lugar. Oh, sabi dito sa balita, Davao City Mayor Rodrigo Duterte has continued to defend his decision to allow a Heroes Burial for slain New People's Army leader Leoncio Pitaw here on Friday, saying there was nothing wrong with it. Anak ng teteng, paanong walang mali doon? Kalaban ng gobyerno yung CPP-NPA, tapos hinayaan mo na magkaroon ng Heroes Burial ito diyan po sa inyong syudad. Tapos ngayon, tuwang-tuwa pa itong mga DDshits. Akala nila eh talagang si Rodrigo Duterte galit na galit sa mga komunista. Pero sa totoo lamang, supporter po ito ng mga komunista. Isa sa mga patunay na supporter ito ng komunista, particular yung kanyang interview kaya nung nabubuhay pa ito, Jose Marie Sison, nung siya po ay kumakandidato sa pagkapangulo, ginamit niya ang CPP-NPA para po makakuha ng karagdagang boto doon po sa kanyang bid para po maging pangulo. Ang ibig sabihin labang, nauto kayong mga DD sheets, mga uto-uto talaga kayo. Uto-uto ang mga DD sheets, mga tol. Yun lang ang konklusyon po natin dito. Nagpapauto po kayo sa isang Rodrigo Duterte na inaakala niyong galit sa komunista, galit sa CPP-NPA, pero ito, it's supporter ng CPP-NPA. Nadala lang kayo sa kunyari tapang kwento, salita, pero sa katotohanan, sa likod ng kanyang mga pananalita na yan at tapang, eh sinusuportahan niya pala ang CPP-NPA-NDF. Anak ka ng teteng na yan. Ngayon, panoorin po natin ito pong latest issue confronting Rodrigo Duterte. Meron pong isang manunulat na Pilipina. Ang pangalan po, Patricia Evangelista, at siya po ay sumulat ng isang libro na ang pinaka-subject matter is yung pamumuno nitong si Rodrigo Duterte from 2016 hanggang 2022. Kaya nga po dito sa description nito pong vlog na ito o video na ito, nakalagay po dito, author Patricia Evangelista joins Morning Joe to discuss her new book, Some People Need Killing, a memoir of murder in my country, which looks at former President of the Philippines, Rodrigo Duterte, and the country's war on drugs. Tingnan natin, ano ba yung mga katotohanan sa likod po ng giyera kontra
droga. Marami na po tayong nalaman dyan at hindi maikakaila, 7,732 Filipinos perish dahil po dyan sa war on drugs. Pero according to Human Rights Watch Group, abot po yan sa almost 30,000 Pilipino ang napatay sa drug war na yan. Alam nyo kung sino-sino ang mga kakilala ko dyan? Limang classmate ko, kung hindi ako nagkakamali, na pulis. At personally, alam ko na wala po silang koneksyon sa illegal na droga. Mahirap lamang yung classmate ko na pulis na yun, baon pa sa pagkakautang sa loans. Pero anong nangyari? Napatay yun sa City of Antipolo. Papunta po siya sa kanyang duty sa Rizal nang siya po ay tambangan at pinatay. Napag-alaman na ang mga pumatay, eh hindi ko na ikukwento, basta yun na yun. Parang extrajudicial killing ang nangyari. Yung classmate ko sa Tanawan na si Edgar Ubaob, rest in peace na sa kanya, pinatay po iyon sa loob mismo ng presinto kung saan siya naka-duty. Dalawang ban ang bumaba. Puro mahaba ang dala. At doon ni Ratrat si classmate Ubaob. Tapos may nadamay pang isang bagitong pulis na nagngalang De Guzman ang apelyido. Meron pong pinatay sa Rodriguez Rizal. Meron pong pinatay sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Napakarami po talaga niyan. Pero bakit nangyari yon? Kasi sa pronouncement itong si Rodrigo Duterte, na kapag ka merong involved, patayin nyo na. Diba ganun ang pronouncement niya? Sinasabi niya lang na lumaban, pero ang nagiging mindset sa harapan ng publiko, eh lagi na lamang lumalaban. May katotohanan ba yon? Eh samantala, mahigit isang taon na ang ating Pangulo Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan. Napakaraming napaghuhuli na mga illegal na droga, malakihan pa. May mga namamatay ba? Ganun ba karami ang namatay kumpara sa Rodrigo Duterte drug war? Hindi, kung meron mang namatay, mangilan-ngilan lamang yan. At definitely yung mga namatay, kitang-kita po sa mga video at ebidensya na talagang nanlaban. Eh yung mga namatay nung panahon ni Rodrigo Duterte, di natin alam. O kaya panoorin po natin ito pong video na ito at reaksyonan po natin. Former President of the Philippines, Rodrigo Duterte, says he may re-enter the world of politics if his daughter, the Philippines Vice President, is impeached over alleged misuse of funds. Papasok daw muli sa politika kapag ka na-impeach ang kanyang anak. O, di ba? Kaya sila pumapasok sa politika para protektahan lamang nila yung kanilang pamilya, yung kanilang posisyon. Pag na-impeach, papasok sa politika. O sige, di pumasok kayo sa politika. Alam niyo, sawang-sawa na ang mga tao sa mga Duterte. Ang katotohanan, yung mga DD sheets, ilan-ilan na lamang kayo. Nung nakaraan yung December 15, may pa-assemble-assemble pa kayo. Parang mas marami pa yung mga supporter ng Franz Castro sa inyo. May mga vlogger pang pumunta doon. Assemble-assemble kayo, pero hindi na sapat ang bilang ninyo. Tuloy natin ito, mga tol. When Duterte became president in 2016, he launched a violent war on drugs that led to the deaths of thousands of people, saying, quote, "If someone's child is a drug addict, kill them yourselves," end quote. 2 days later, supporters of a memorial... Yan, balita po yan, ha? Yung binasa nito pong reporter, pahayag mismo nitong si Rodrigo Duterte nung siya po ay Pangulo pa ng Pilipinas. Tapos palakpakan ng mga DD shit. Gustong gusto nila, pinapatay po ang kapwa natin Pilipino. Well, honoring the victims of Duterte's regime broke ground in Manila. Duterte's bloody legacy is the subject of a new book titled Some People Need Killing, A Memoir of Murder in My Country. The New York Times just named it one of the 10 best books of 2023. And its author, journalist Patricia Evangelista, joins us now. Pat, good to see you. Welcome. Thank you for having me. Siya po yung sumulat ng libro po na ito. Some Filipino People Need Killing, A Memoir of Murder in My Country. Salamat at may mga ganitong libro na magmumulat sa katotohanan sa nakalipas po na 6 na taon dito po sa Pilipinas. Sa totoo lang, mga tol, natakot lang naman ang mga Pilipino kaya hindi makapagsalita sa mga Duterte. Pero tapos na po yung takot na yon. Nasa demokrasyang bansa po tayo. Huwag po tayo magpapadala sa takot. Kung mamatay tayo,
Kinabukasan, eh, ganun talaga ang buhay ng tao, katulad po ni Percy Lapid. Namatay po siya, pinatay po siya. Eh hanggang doon na lang po talaga yung kanyang buhay eh. Yung certain Mr. Joe yata yun, doon po sa isang probinsya, pinatay during live streaming niya. Eh ganun talaga. Pero ang mahalaga, maresolba yung mga pagkakapatay sa mga individual na yan. At kay Percy Lapid, naresolba. Alam naman natin kung sino po ang kinasuhan eventually doon. Walang iba kung hindi itong si Gerald Bantag at kanyang right man na si Soriano, yung SP JS SJO2. Pero nung mapunta po yon sa Bureau of Corrections, eh, naging superintendent. Ganun kabilis yung pagkakapromote doon sa kanyang right man. O, yan ay dahil po itinalaga sila doon itong si Rodrigo Duterte. Ano ba ang naging pamantayan nila doon? Bakit itinalaga itong si Bantag? Gusto kasi ng Pangulo nung mga panahong iyon, mamamatay tao. At kilala itong si Gerald Bantag na mamamatay tao. Diba? Noong 2016, na-charge siya for multiple counts of homicide pero na-dismiss. E panahon kasi ni Rodrigo Duterte, kaya hindi natin talaga alam bakit nagkaganon. Baka natakot yung mga testigo. Kaya yung huwes, eh talagang mauuwi po sa pagkakadismiss ng kaso. O tingnan natin ngayon itong si Gerald Bantag kung saan nahantong ang kaso po nito, hindi na po nakaupo itong si Rodrigo Duterte. Tuloy po natin ang panonood dito. Some people need killing. Congratulations on all the acclaim. I mentioned top 10 of the year from New York Times, Time Magazine called it one of its books of the year. And I think the title is so striking, we should explain that first. Some people need killing. Where does that come from? What does it mean? Well, it's actually not a quotation from former President Duterte. In 2018, I was interviewing vigilantes who were accused of outsourcing. No, I was interviewing vigilantes who police had been outsourcing murder to. Oh, di ba? Ito ba? Vigilante. Ano ba yung vigilante? Ito yung mga individual na inilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. At nung panahon na yan, nung ini-interview niya, sinasabi nila na sila po ay pumapatay ng tao dahil yung pagpatay nila e para sa kanila e pagsasaayos daw po sa lipunan po natin. Sa madaling salita, nilalagay ng mga vigilante na yan ang kanilang, sa kanilang mga kamay ang batas, which is hindi tama. Tuloy natin. And I was in a room with a vigilante and he said he was a religious man. He said he was a good man. And he said that he killed drug addicts because he wanted to protect the future of his children. And I asked him how he squared that with this idea of being a good person. Diba? And he said, yung lohika nila napaka hindi makatao, no? Biruin mo, papatay ka ng isang drug addict kasi gusto mo yung future ng mga anak mo maging maayos. Eh yung drug addict na yan, hindi naman natin sigurado kung yun ba ay talagang talamak na talamak sa illegal na droga to the extent na gagawa po ng krimen, gagawa ng kung ano-anong mga mali sa buhay. May mga addict, hindi ko pinapangatwiranan ang mga addict. Ha? Addict, sa ibang bansa, ginagamot po yan, nire-rehabilitate. Dito lang sa atin, sa panahon ni Rodrigo Duterte, ang mga addict, pinapatay eh. Ano, may pasuko-suko pa ng tokhang pero sa totoo lang napapatay. Lalong-lalo na kapag ka mahirap, yung napagbibintangan na involved sa illegal na droga, apatay yun, sigurado, nanlaban yun. Tuloy tayo mga tol. Said, I'm not a bad guy. I'm not all bad. It's just some people need killing. And that reverberates across my country, and it did on the campaign, during the campaign of President Rodrigo Duterte. Because Duterte told a story. He took every fear and every grievance fueled by decades of failed expectations, and then he gave the enemy a name. He called it the scourge of illegal drugs. And he said, ang daming nauto dyan. Ang daming nauto dyan, mga tol. Nakita kasi ni Rodrigo Duterte noong 2015 and 16 na ito ang pagkakataon ko para siraan ang kalaban ko sa politika. Para pabagsakin sa harapan ng publiko ang kalaban ko sa politika. Gagamitin ko ang sinasabi niyang kriminalidad. Gagamitin ko ang sinasabi niyang korupsyon. At kung ano-ano pang kabulukan sa gobyerno. At partikular ang paglago ng illegal na droga ng mga panahong iyon. Pero natapos at natapos ang kanyang panunungkulan. Nawala ba ang kriminalidad?
Ganun pa rin. Buti nga ngayon, kahit paano, ang mga criminality na susolusyonan eh. Yung mga problema pa ngang iniwan ng Rodrigo administrations, Duterte administrations, ang kasalukuyang Marcos administrations pa ang nakakasolve. Tapos, yung korupsyon sa gobyerno, eh anak ng teteng, mismong administrasyon niya, punong-puno ng korupsyon. Ngayon, naglalabasa na po yung mga red flags ayon po sa Commission on Audit. Tapos, yung illegal na droga, pag-upong-pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, kaliwat-kanan ang nahuhuling malaking bulto ng illegal na droga. Alangan namang bidla na lamang sumulpot yan dyan. Ibig sabihin, matagal lang gawain pero hindi nakikita ng Duterte administration. Pinakamagandang halimbawa yung Sergeant Mayo, nahuli sa Manila. Ang halaga po ng illegal na droga ay nasa 6 billion mahigit. Nasa isang toneladang metapentamine hydrochloride or shabu, yung nakumpiska po sa kanila. Oh, halimbawa po iyon na talagang namayagpag yung Mayo na yon, panahon ng Duterte administration. Salamat at ngayong Marcos, nahuli. At marami pa, napakaraming mga malalakihang drug bust sa kasalukuyang gobyerno na hindi nangyari noong panahon ni Rodrigo Duterte. Though merong isa sa kasaysayan ng Duterte administrations noong taong 2022 na huli na pinakamalaking drug bust sa kasaysayan po ng Pilipinas. Pero ganun pa man, hindi katanggap-tanggap eh. Kasi sinasabi niya, in just 3 months, 6 months, natapos na yung 6 na taon, may nagbago ba? Wala. To destroy it. Now, it's easy to dismiss the language of a politician and say it's just rhetoric. But we can't afford to do that. We've learned this across history. When a strong man says, I will kill, he means it. When a strong man says, I will suppress the press, he means it. When a strong man demeans a woman, he means it. And when he uses words as threats, he will act on those words when he has power. And that's what happened. At ganun ang mga nangyari. Tama yung sinasabi nito. Sinabi nitong si Rodrigo Duterte, patayin. Kaliwat ka na ng patayan. In fact, pagkaupo niya, July 1, grabe, daan-daan kagad ang namatay ng mga Pilipino. Tapos, sinabi niya kay De Lima, you are finished. Kulong si Leila De Lima. Sabi niya sa ABS-CBN, tapos din kayo. O makalipas lamang ang ilang buwan, shutdown ang ABS-CBN. Ginagamit niya talaga ang kanyang kapangyarihan para yung kagustuhan niya mangyari. At aminado dyan itong si Rodrigo Duterte. Inamin niya na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang Pangulo para ipartikular, ipasarado ito pong ABS-CBN. Hindi yan fake news. Nasa balita po yan. With us. And the price is a little too high and the stakes are too high to ignore the language. And I'll tell you one story. That price was paid by an 11-year-old girl. Her name is Love Love. And love was the last word her father said when a vigilante shot a bullet through his temple. Ito yung mga kwento ng pagpatay. Alam niyo mga tol, to be honest with you, pulis ako dati. Ayoko na lang magsalita. Kung ano man yung nangyari, pasensya na kayo, hindi ko na yun masasabi. Sa akin na lamang yun. Sa mata at tenga ko na lamang yun. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo. During drug war ni Duterte, hindi katanggap-tanggap ang mga nangyari. Kaya kung meron mang dapat magbayad, eh perhaps isa dito itong si Rodrigo Duterte. And I agree. Sa mga panawagan ng maraming Pilipino ngayon, napapasukin na ang ICC. Lalong-lalo, napakaingay nitong si Rodrigo Duterte. Akala mo, pangulo pa rin. Tapos, inuudyokan pa. Yung mga retiradong sundalo naman, eh akala nila sila pa ang nasa kapangyarihan. May pasabi-sabi pa ng mga ganitong kataga. Puntahan nga po na natin yung post ulit ng Sir Benji. Alam nyo, ipollow nyo po itong si Sir Benji Contreras kasi marami po kayong malalaman sa kanya eh. Napakagaling mag-research. Oh, ito, katulad nitong isang general na retirado po na ito. Itong si Retired Major General Romeo B. Pocis. Sana gamitin po ninyo yung inyong sinumpaang tungkulin. Hindi po dahil kayo ay loyal sa dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Nak ng teteng, yung loyalty nyo, misplaced eh. Ang loyalty nyo, para sa tao. Dapat kayong mga retiradong PMAer, ang loyalty niyo sa Constitution. Duly constituted authority si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos may pabanta-banta pa kayo dito. Yung legislative branch of the government, nagtatrabaho lamang bilang independent branch ng ating gobyerno, pagbabantaan pa ninyo. Sabi nitong si retired Major General Romeo B. Pocis, the arrogant congressman blink, an ugly showdown was averted. The prompt release of Dr. Lorraine Badoy and Jeffrey Celis from illegal and unwarranted detention was a wise move by the House leadership. The very strongly worded manifesto of PMA graduates did them in. Anak ka ng teteng, dahil sa inyo, natakot ang mga kongresista. Sino ba kayo? Sabihin na natin mga makapangyarihan kayo, kasi naupo kayo one time sa history ng AFP. Pero sino kayo? Eh mga kongresista, mga aktibong public servant sa kasalukuyan. Pagbabantaan nyo pa sila. But watch still. While Dr. Badoy and Mr. Celis were released, the other burning issues have not ended. Very rarely do PMA graduates issue such very strongly worded manifestos. Very rarely too do PMA graduates unite in politics. But for matters on integrity such as this, they unite. So really watch out pag napuno ang salop. Paalam mo kung sino tong retired Major General Romeo B. Pocis na to? Napakaraming graduate ng PMA, hindi lang kayo. Ilan ba yung pumirma doon sa manifesto of support na yan? Mahigit 140. Ang dami-dami, libo-libo ang retiradong PMAer. Sila tahimik lamang. E kayo, ang ingay-ingay ninyo, halatadong-halatado na ang loyalty ninyo sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sawang-sawa na ang taong bayan sa mga Duterte. Kayo mga tol, tatanungin ko kayo, gusto nyo pa bang manumbalik sa politika bilang pangulo o ikalawang pangulo sa mga darating na panahon ng isang Duterte? Ako, sasabihin ko sa inyo, nagsisisi ako bakit ko binoto si Vice President Sara Duterte noong May 9, 2022. Sana ang ibinoto ko na lamang si Tito Soto. Kahit kalaban sa politika, perhaps merong paninindigan si Tito Soto, yung dating Senate President. Nanindigan nyo na hindi gamitin ang kanyang confidential funds. Yung confidential funds ng Senado, meron. Pero hindi nila ginamit dahil wala namang pagagamitan. Ang ginawa, ibinalik sa National Treasury. Eh itong Vice Presidente natin, parang bata, tinanggalan lang ang confidential funds, sumbong sa tatay. Tapos yung tatay naman, konsentidor din na ama. Kung ano-ano na pinagsasabi sa House of Representatives dahil natanggalan ng budget ang kanyang anak. E kung tutuusin, tama naman ang ginawa ng House of Representatives. Bakit? Bakit mo pa bibigyan ng 650 million pesos ang OBP at ang DepEd kung alam mo lang sa una pa lang pala na merong 125 million pesos in 11 days na gasta? O, kaya dapat ilipat mo na lamang sa mga karapat dapat na ahensya ng ating gobyerno. Katulad ng National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Department of Transportation sa Philippine Coast Guard. Tapos palalabasin nila, inaapi itong si Vice President Sara Duterte. Nak ng teting na yan, tapos na ang pang-aapi ninyo sa mga kapwa natin Pilipino. Kayo ang nang api. At ngayon, payback time na, ika nga. What goes around, comes around. Kung ano tinanim mo, siyang aanihin mo. Ganun lang yan kasimple. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Huwag na po tayong boboto ng mga pro-China in particular, katulad po nitong Duterte. Si Rodrigo Duterte, pag tumakbo yan sa pagka-senador, huwag niyong iboto. Lalong-lalo naman yung anak niya na si Vice President Sara Duterte, kapag tumakbo po yan sa pagka-presidente sa 2028, huwag niyo pong iboboto. Huwag kayong maniniwala na hindi po yan tatakbo. Yan po ay tatakbo. Ugali po ng mga Duterte ang pagiging sinungaling. Kunyari, hindi tatakbo, pero tatakbo.